Sa kasalukuyan, what's up Martians, good morning at napaga ang ating vlog for today. Pero may gusto kasi akong gawing series. Kung recently familiar kayo na nagpost ako na I'm currently doing free work, yes, madami nagpadala, sunod-sunod sila. Isa sa mga nagpadala sa atin is yung business ng classmate ko, yung Korean food business niya na... Wait lang, ano ba tawag doon? Wait lang. So yung pangalan ng business niya is Korean Food Cravings. Tapos, ang pinadala niya sa akin is yung... Actually, lahat ng binibenta niya pinadala niya sa akin at super aga. Shoutout sa'yo, Kate, kung napanood mo man to ngayon. Nakagising ko lang. So tara na. Magpipicture tayo ngayon ng kimbap, japchae, japaguri, chokboki, at saka yun. So recently naghanap na ako ng mga inspiration sa pag-shoot ng food. So tatry natin siya gawin today. At dahil pinahiram tayo ni Amber G ng bagong, hindi naman ba, ng camera niya, syempre may pang BTS na tayo. Kimchi, kimbap, japchae, chokboki, japagetti. So yung una kong gagawin is bubuhin ko yung pinaka-set kung saan ko siya pipicturean, which is dito sa lamesa na to. Ito ko siya lagi ginagawa. Wait lang. So ngayon, binaba ka muna tong speaker. Kasi ito yung patungan ng pinakalamesa ng pagpipicturean. So, napakalit lang naman ang setup ko. Hindi naman ito masyadong mamahalin. Simple lang. So ito na yung set. So maliit na lamesa. Ilaw. Tapos... ito na yung pag-balance sa ilalim. Wala tayo sa studio, so ito lang yung kaya natin for now. Pero ito na yung frustrating part. Maghuhulaan tayo ng magandang set. I-design na natin yung pinaka-itsura ng pagkain. So, tricky dahil puro red yung food, may brown, iba-ibang kulay. So, mukhang mag-iba-iba tayo ng itsura ng set. You know, so medyo pa lang naman. Ayos na siya, medyo. Kulang pa. Yung final image, sana. Nagiging bago sa akin tong kimbap na to. Hindi ako ganun ka-familiar. Kasi, kung find ko sa Facebook, mas sanay ako mag-picture ng cupcake. Dahil sa nanay ko. Yun siya, oh. Busy-busy, oh. Nag-aaral na naman ng bagong lulutuin. Pasensya na ako, medyo pabara-bara yung video. Only way para makakuha kayo ng mas malapit, mas magandang image is kung gagamit kayo ng macro lens. Actually, natatempt talaga ako bumanat ng macro, so banatan na natin ang macro. Ito kailangan ko na talaga mag-tripod as in, pero sobrang sarap mag-handle. Kung may IS to, this is my first camera by the way. Okay, so, nung nakita nyo man yung photo, sana nagustuhan nyo. Ito yun, preview ulit. So far, medyo marami na. You know, the thing that I love doing for these free food shoots is that we get to eat them right after shooting them. So, we are gonna go a little bit golden on these foods. Not totally, but yeah. You see, honestly, I'm a little bit skeptical about tasting these types of foods. Kakamain ko na malinis na mga kamay ko. Dip it in sauce, give it a taste. Cheers! Next up, ang aga nila pinadala yung food. Tulog pa ako ng 8. Pero, natitripan kong mag-shoot ng B-roll para sa kanila. Let's give them a little present. Little B-roll sequence. Hindi naman pure or food B-roll. Just a simple B-roll sequence. Food styling 101. Hindi ko alam. Let's do this. Kahit nangihina na ako sa food styling. Wala akong alam sa food styling. Obviously, kailangan magmukha siyang appetizing. Kasi pag hindi, mababash tayo na hindi mukhang appetizing. Shoutout sa'yo, appetizing! So far, Martians, what do you think? Does it look appetizing or not? Oh,
Okay, so Martians, pagdating sa mga ganitong klaseng shooting, hindi pa ako familiar kung paano mag-work yung camera. So, at least yung audio dito magagaling sa A64. Nasa A5000 naman yung pinakakita yung home set natin. As of right now, we're down to our third dish, which is yung japchae, pinakapaborito in japchae. Ilipat natin siya ngayon dito sa bowl. Sa bowl? Pahabol pa tayong cinnamon bun mamaya. Ilipat muna natin siya dito sa bowl para malupit. Para mas maganda. Ang mahirap lang na part kasi dito is yung yellow. Ilalagay ko siya sa ibabaw. Yung mga bits, importante yung mga bits. The bits is what is important. Ayan. Mga bits. Ito yung pinaka-exciting para sa akin na na-excite ako picture ng tong japchae kasi favorite, isa sa mga paborito kong dish to sa bunch. The number one thing you should strive for when doing food photography shoots is effort. E for effort? Siyempre, lighting. Effortan yung lighting. Effort talaga. Dapat effort tayo. So, hindi pwede hindi kasi. So basically, last week, Martians, kung friend ko yung sa Facebook, nag-post ako about helping small businesses when it comes to their food. Nag-post ako na gusto ko silang tuyungan ng libre paggawa ng cover photo, possibly logo or edit ng video, or take ng pictures sa food business nila na literal na nagsisimula pa lang. So, ito yun. We got a lot of responses. May mga nagpagawa ng video, nagpa-edit ng logo, or so far, ang sarap sa feeling na nakakatulong ka sa mga small business kasi yun yung matutulong mo sa kanila ngayong pandemic. As a creator, a content creator, trapped at home, well, actually, videographer na rin na hindi nakakapag-shoot. The only way that you can help out people besides yourself is to offer your services for free, especially when you're starting out. Sa kaso ko naman, hindi naman ako starting out. Gusto ko lang talaga tumulong sa mga small businesses na yun. Siyempre, literal na nagsisimula pa lang sila. So, hindi naman nila deserve na presyuan ng mga, you know, ng official rates. Kasi, kung pe-presyuan mo sila talaga ng rates, siyempre, hindi pa nila afford yun. Kaya, maigi na bigay mo sa kanila lahat, tulungan mo sila. You might not know, someday, lumaki yung business nila. Sila naman ang may magagawa para sa'yo. Diba? So, technically, may paparating na 7. Nung isang araw, hindi ko lang nagawa ng vlog kasi na-pressure ako. Nag-picture ako ng Baked California Maki, yung kay Eman, sa Flavors Pan. Tapos, ito naman ngayon. Tapos, may darating pa na milk tea. May darating na chicken wings. Tapos, may clothing line pa na in-approach ko na nag-ex-deal kami. Another clothing line, yung kay Chairman, kung familiar kayo kay Chairman. Tapos, meron pang... Okay, shoutout sa'yo, nagustuhan ng nanay ko yung kimchi mo. Yun. Okay, to give you guys a closer view, yan, okay na yung japchae. Medyo naayos ko na. Looks presenting. Presenting? Looks presentable. At lalagyan natin siya ng white na, you know, bond paper para yung shadows is mailawan maigi at mag-reflect or mag-bounce. Guys, welcome back to my channel. Ang dami mong pagkain dyan. May cinnamon bun, lapia, japagetti, kimbap, boki, kimchi. Siyempre, narin mo kanina. Okay, so since we're done taking the photo for adapting, which obviously looks good. Ay, di pa pala natipicture ang gamit Sony. Wait na. Okay, so since tapos na tayo picture yung japchae, it's time to taste it. Have to give it a try. See? Siyempre hindi tayo kakain dun sa main model kasi para sa kanila na yun. It's for the fam. Bumigay ako agad. Actually, masarap siya. Kahit di mo ipainit kasi nandun yung matamis. And the number one thing when I'm eating japchae is that it's very oily. But this, it's not oily. Hi boy, anong next natin? Anong next natin pipicturean boy? Next stop is japagetti from the movie Parasite. Kahit di ko pa napapanood. Yung process na ginawa natin sa japchae, gagawin din natin sa japagetti pero sa ibang plato naman. Which is this one. Okay, so next, since tapos na tayo sa japagetti, tigman na natin yung japagetti. Let's have a taste. Sa akin, okay lang. Ewan ko lang sa mga mahilig sa matamis, ha?
Ang mali ko dapat papainit ko bago ko titikman eh. Okay, so next stop is yung last na to, Chokboki. Ito malupit na naman, challenging to kasi may sesame seed siya sa ibabaw. So nabigay ng malupit na idea si Dad. Bond paper, ilalagay dito. Ito, sample ko. So ayan, sa nakikita nyo Martians, ang tatay ko na ang sumalo sa akin sa pagbubud styling. Eh, medyo punasan lang natin ng tissue. Finally, matatapos na tayo. So, banatan na natin yung Chokboki. Okay, so last few shots dito na sa Sony camera para matapos na tayo. B-roll na lang. Tapos, mini mukbang. Siyempre, Martians, I would like to take this time para sabihin sa inyo na itong mga pagkain na pinicturean ko today ay bukod sa akin na, eh, ginawa ko to lahat ng libre. Because the main goal for this post na nilagay ko sa FB nung isang linggo is para makatulong sa mga small businesses dahil nga meron tayong epidemic. Since hindi ko pa naman kasing yaman si David Dobrik para mamigay ng iPad ng kotse, it's the best of what I can do. Magpicture ng libre para sa mga small businesses na nagsisimula pa lang. At syempre, maraming salamat sa Korean Food Cravings for sending your food at sa pagtiwala sa akin para picturean itong mga pagkain nyo. Napakasarap. So far, Martians, kung nag-enjoy kayo sa mga photos na nakita nyo, ako din. Para sa akin, helping out... Blue! Napakasarap sa feeling na tutulong ka sa mga small na businesses. Sobrang bago lang sa akin mag-shoot ng Korean food kasi kadalasan puro binibake ng nanay ko yung pinagpapraktisan ko. And sana hindi ma-disappoint yung Korean food craving sa mga photos na tinay ko. At papadala ko na yun sa kanila today. For the extra mile, ginawa ko na rin sila ng Instagram video at ng short video sa para sa Facebook page nila. You know, it's all about doing the extra mile para sa extra rice. At syempre kung out of this world ka, huwag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Pwede mo rin naman i-share para malaman ng ibang friends mo na may small business na merong taong nagpipicture ng libre. Basta ipapadala lang nila. Syempre, we can't go outside. We can't risk it. Pero, yeah, I'll do my best. All contact details are in the description box below. Pwede nyo akong, mas prefer ko, i-PM nyo ako sa Facebook or email. Yun lang din. Yun lang ang concern ko. And yeah, I guess I'll see you Martians sa susunod na vlog. Peace out.